Amen. Isa pa nga po tayo pumalakpak sa Panginoon bilang pagkakilala o pagkilala sa kanyang kabutihan na Diyos ay mabuti. Alam ko po na bawat isa sa atin ay naramdaman yung kapangyarihan, pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. And I do believe whatever circumstances yung hinaharap natin sa oras na ito ay merong tugon ang Diyos sa inyong lahat. Amen. And thanks sa Lord dahil minsan pa na meron tayong mga mukhang bago. Hindi, mga dati ng mga mukha na ngayon ulit natin nakasama. Purihin ng Diyos sa buhay nila Brother Glenn and family. Palakpakan nga po natin ang Lord. Ayun, yung mga Adraneda family doon sa likod. Palakpakan po natin ang Lord. Sino po yung mga bago at dating mukha? At naniniwala po tayo ayun, mga Tinaw family. Nandyan, lagi. And then, yung pamilya ni Brother Ben. Palakpakan po natin ang Lord. Naniniwala po tayo na sa mga huling panahon, at nandito na nga tayo sa huling panahon, na lahat ng anak ng Diyos ay magsasama-sama upang itaas ang pangalan niya. Amen. Na sa mga oras na ito, higit po natin kailangan yung tulong ng Panginoon at hindi po tayo nagkamali ng pagpunta. At maging doon sa mga nakikinig sa atin sa FB and YouTube ay patuloy na naniniwala po tayo na ang Diyos ay kikilos at mangunguna sa ating mga buhay. Meron daw isang lalaki naglalakad na habang siya'y naglalakad, merong bumulong sa kanyang likuran na sinabi, isang hakbang mo pa ay may babagsak sa iyong malaking bato at mamamatay ka. So nang narinig niya yun, napayon po siya. At maya-maya nga, malapit sa kanyang ulunan ay biglang may malaking batong bumagsak. So nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang doon sa daraan siya sa crossing. At meron na naman siya narinig, huminto ka. Dahil merong sasakyan na biglang daraan at masasagasat ka at mamamatay ka. So, dali-dali ka sinunod. Dahil yung una, may nangyari at naiwas siya. Nung pangalawa, nung huminto siya, biglang isang kotse na nawala ng brake at nagmamadali na dumaan sa kanyang harapan at konti-konti na lang kundi patay siya. So, ngayon nagtanong yung lalaki, sino ka ba? Doon sa bumubulong sa kanya, sabi, ako ang iyong guardian angel. Sabi ng lalaki, kung talagang ikaw nga, sabi niya, hindi ako naniniwala sa'yo. Kasi kung ikaw nga'y totoo, nasaan ka nung ako'y kinakasal? Nakuha niya? Slow. Diba, lagi hinihinto siya, pinipigilan siya. Sabi niya, nasaan ka nung ako'y kinakasal? Joke lang po. Ngayon po, interesting yung ating topic dahil sa oras na ito, ay ipagpapatuloy po natin yung Book of Hebrews. At last time, di ba pinag-usapan natin yung kapangyarihan, yung supremacy of Jesus, na siya yung above all. Alala niyo? Na yung tatlong verses sa chapter 1, verse 1 to 3, pinakita po doon yung katangian ni Jesus. At ngayon, itutuloy po natin yung problema ng mga taga-Hebreo. Ano yung problema nila? Meron silang pagdadalawang isip na ako ba'y magpapatuloy sa Kristyanismo o babalik ako sa pagiging Hudyo? Ako ko niya? Na ako ba ay magpapatuloy doon sa pananampalataya ko ngayon kay Heso Kristo? Pero dahil nga merong mga nagsasabi na ituloy niyo yung culture, yung mga dapat na seremonya, ano, at doon para bang naniligalig yung mga mananampalataya. At hindi lamang yun, kundi mayroong mga pagkakataon, nakatulad ngayon, meron ba kayo narinig na paniniwala na si Jesus daw at si Lucifer ay magkapatid? Na si Jesus daw is created being or isa siya sa mga anghel o mababa na kalalagayan na spiritual being at ngayon nagme-ministeryo sa atin. So ngayon po, masasagot po ng salita ng Diyos, sino ba talaga si Jesus? Ano ba yung kanyang pagkakaiba sa mga anghel? Meron ba pagkakaiba si Jesus sa mga anghel? O katulad lang siya, o kalepe lang siya, na dahil inatasan siya ng Diyos, kaya siya naririto at naglingkod sa atin?
Excited po ba kayo ngayon sa salita ng Panginoon? Tumayo po tayo lahat. Sama-sama po nating basahin ang Hebrew chapter 1. Ako sa verse 4. At kayo yung susunod. Sagutan po ulit tayo. Hebrew chapter 1 verse 4. Ang anak ay ginawang higit na dakila kaysa sa mga anghel. Tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay higit na dakila. 5. Six, at nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa salibutan ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. 7. Eight, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, o Diyos, ay magpakailanpaman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. 9. Ten. Sinabi pa niya, Panginoon, nang pasimulay nilikha mo ang sanlibutan at ang mga kamay mo ang siyang gumawa na kalangitan. 11. At ililipit mong gaya ng isang balabal at tulad ng damit sila'y papalitan. Ngunit mananatili ka at hindi magbabago. Walang katapusan ang mga taon mo. 13. Sabay-sabay po tayo. 14. Ano ang mga anghel kung gayon? Sila ay mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga sinugo upang tumulo sa mga magkakamit ng kaligtasan. Manalangin po tayo. Aming Ama, maraming pong salamat sa umagang ito. Tunay nga po narito ka sa aming kalagitnaan. Maraming pong salamat dahil damandama po namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong pag-ibig, ang iyong kalapitan, Panginoon. Tunay nga po ikaw ay buhay, Panginoon, na kumikilos sa amin. Maging sa mga nanonood sa online at sa YouTube, Panginoon, sa oras na ito, I pray that you will continue to show yourself your glory, Panginoon. Ipadama mo ang iyong kalwalatian, ipamalas mo ang iyong kabaitan, kabutihan sa bawat isa na naririto, Panginoon, at nakikinig. Aming Ama, tinitiwala po namin ang aming mga sarili. Anumang mga bagay na karumihan, mga pagkakasala, Panginoon, nagpapakumbaba po kami, O Diyos. Sa oras po na ito, Panginoon, tunay nga po na kami linisin mo, patawarin mo po, Panginoon, ang aming mga sala, Panginoon. Lord, sa nakaraang isang linggo, kung meron kami mga bagay na naisip, na gawa, na laban sa iyo, sa aming kapwa, sa aming sarili, sa oras po na ito, Panginoon, tunay nga po ang iyong kalinisan, ang iyong kabanalan, ang maranasan namin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Tulungan mo nga din po kami na buksan ang aming isipan, ang aming puso, ang aming mga pandinig, O Diyos, sa iyong banal na salita. Na anuman ang iyong tuturo, ibabahagi, Panginoon Lord, maunawaan po namin ng malinaw. Anumang kasinungalingan ni Satanas sa pangalan ni Jesus, anumang mga pandaraya ng kaaway in the mighty name of Jesus, Lord, sa oras po nito, kayo pong patuloy na maghari. Kayo po ang patuloy na mahayag ang kalooban mo po, ang salita mo po, ang aming maunawaan at nang ma-apply po namin ito sa aming mga personal na buhay. Kaya Lord, tinitiwala po namin ito sa iyo. Patuloy kang maghari. Patuloy kang magbago, Panginoon. Magtuwid, Panginoon, kung may mga mali kaming kaisipan. At patuloy na humamon sa amin, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Maraming po salamat. Naniniwala po kami na pinagpala mo ang araw na ito, na meron kang patnubay, gabay na gagawin sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, sa iyo ang papuri, sa iyo ang kalwalatian, sa iyo lamang ang mataas na pagsamba sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. So ang title po natin, maaari na po tayong maupo. Ang title po natin ngayong umaga ay Jesus is, ano po yung sign na yan? Greater than angels.
na sa oras na ito na nais ipakita ng manunulat ng Hebreo sa mga mananampalataya na si Jesus ay higit kaysa sa mga anghel. Bibigyan ko po kayo ng limang dahilan kung bakit si Jesus ay higit sa mga anghel. Katulad ng sinabi ko kanina, merong mga nagsasabi na si Jesus kapatid lamang ni Satan o ni Lucifer. Merong mga ganun paniniwala na dito makikita po natin sa Hebrew chapter 1 verse 4, maliwanag na pinapakita na si Jesus ay higit sa mga anghel dahil, bakit na po? Jesus is the begotten Son or God's Son. Ano sabi ng verse 4? So He became as much superior to the angels as the name He has inherited is superior to theirs. For to which of the angels did say, ever is, you are my son, today I have become your father. Or again, I will be his father and he will be my son. Ang mga salita po nito ay ibinigay, hindi ito unang nasulat nung panahon na naisulat ang Hebreo. Kundi naisulat po ito sa Book of Psalms, chapter 2, verse 7. Kumbaga, dahil nga po sila yung mga Hebreo, alam po nila yung Old Testament. Nakukuha nyo? Nag-aaral po sila ng Old Testament, ng Torah. Kaya po yung mga sinulat noon, mga kasaysayan noon, iniisa-isa po nila ito at familiar po sila dito. Kaya nung sinabi ng author, dahil nga sinasabi po natin, unknown ang author, posible si Pablo po, posibleng si Bernabe, pero hindi po dinitalye kung sino yung sumulat ng Hebreo, di katulad ng Pauline Epistles, katulad ng Timothy, ng Titus, alam po natin na si Pablo ang sumulat noon. So, nung sinasabi niya ito, kinu-quote niya yung mga Old Testament scriptures. Kinukuha niya yung sa lumang tipan at ipinapakita ngayon sino ba yung sinasabi ng lumang tipan na ito. Nakukuha niya? Na ngayon, yung mga tao noon, nagdadalawang isip, totoo nga ba o hindi? So ngayon, pinapatunayan ng writer nito na mula doon sa Old Testament, ito na yung katunayan. Ito na kung sino yung anak ng Diyos. Tingnan po natin. Sabi ng awit, chapter 2, verse 7, I will declare the decree that the Lord had said unto me, thou art my son, and this day have I begotten thee. Kinuha po ito dahil most of the time, hindi po natin, ang pagkaunawa natin sa begotten is mabigat. Hindi siya bigatin. Ano? Ang ibig sabihin ng begotten is one, alone, only, or unique. Okay? Bakit po natin ito pinag-uusapan? Kasi po, kung papasinin po natin, ang mga angels ay tinawag din sons of God. Wow! Kaya ngayon iba, merong kaisipan na si Jesus, son of God, yung angel, son of God, hindi lamang po yan. Tingnan po natin muna. Sige. Yung sons of God. Dito po sa Job 1 verse 6, ang sabi dito, now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan also came along them. Yung sons of God dito, ito po daw yung mga angels, sa ibang salat, angels. So sila po ay binigyan ng title na sons, plural. Okay, hindi lang only son. Pabalikan po natin. Pangalawa, si Adam. Bakit po? Si Adam, nung pinapakilala yung genealogy, yung pinagmulan ng lahi, di ba? Kasi si Adam, walang ama at ina. Sino kanyang magulang? Yung God. Kaya sabi, the son of Enosh, and the son of Seth, the son of Adam, and, wala palang N, and, sa akin lang, the son of God. So, madalas inisip natin, hindi, para bang, kung i-compare natin, si Jesus, sa mga binabanggit kong talata, si Jesus, kapareho lamang nila. Nakukuha niyo? Kaya yung iba, kapag binali na tayo sa sita, sinasaya natin, oh, nasusulat na si Adam ay tinatawag din son of God. Hindi lamang yon. Sino pa yung sinabihan ng son of God? Yung mga believers, di ba? We are sons and
daughters of God. Sa Romans chapter 8, 14 to 15, for as many as they are led by the Spirit of God, these are, ano daw po? Sons of God. For you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. So, tapos na. Lahat pala tayo, Diyos. Dahil lahat tayo anak ng Diyos. Di ba? Ganun na nagiging katuruan ng mga panahon noon, maging sa panahon ngayon. Because you are the sons of God, now you are God. Hello? Mali po yun. Okay? Paano natin ngayon mapapatunayan na hindi tama yung ganung kaisipan? Una, balikan mo natin yung binabanggit po natin the sons of God. Or the son of God, the bigatin. Bakit ito kakaiba sa lahat? Bakit si Jesus lamang yung merong ganitong title? Diba binanggit nga kanina, sabi doon, so, he became as much superior to all angels as the name he had inherited, as is superior to theirs, for to which of the angels of God it says, you are my son, today I have become your father. Dito po, sa ibang version nga po, sabi doon, thou art my son, this day I have begotten thee. So, ano yung pagkakaiba? Iba po kasi yung begotten doon sa son of God lang. Okay? Kaya po may description na the only son. Or unique or alone. Tanging isa lamang. O tanging siya lamang. Nakukuha nyo. Wala nang iba pang magiging begotten son. Kundi, sino po? Si Jesus. Hindi siya pwedeng dinescribe ng iisa lang tapos meron pang kasama. Kaya nga, ano sabi ng John 16, John 14, 6, I am the way, the truth, and the life. Diba? I am the way. Siya lamang, wala nang iba. At dahil dito rin po sa John, ano po, yung favorite verse natin, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten. Kaya huwag kayong maniniwala, okay? Huwag po tayong maniniwala kung may magsasabing ako ang Kristo. Hello? Hindi po totoo yun. Dahil dito malinaw, iisa lamang yung Kristo. Iisa lamang yung Jesus. Wala nang Jesus ang Amerika. Walang kakaibang Jesus ang Pilipinas. Hindi yung, may Jesus sa US, may Jesus sa Israel. No! Mali po yun. Kasi nungalingan, paano masasabi yung bigatin kung marami sila? Hello? Nakukuha niya? Na walang ibang pangalan sa sino ng langit, di ba? Ang daming mga verses sa Bible na nagpapakita na si Jesus yung kaisa-isang anak. Pwede tayong maging anak ng Diyos pero hindi tayo yung kaisa-isang anak ng Diyos. Malinaw? Amen! Nakukuha niya? Medyo mabigat po ito pero alam niyo, bakit natin ito pinag-uusapan? Kasi dito nakasalalay yung ating pananampalataya. Katulad ng mga taga-Hebreo, na kapag naging malinaw yung pananampalataya mo kay Jesucristo, di ba? Kapag naging matibay yung pundasyon mo kay Jesucristo, kahit anong bagyo, kahit anong maling katuruan, hindi ka matitinan. Na kahit sabihin pa nila, okay, di ba, lalo na ngayon, sabi doon, sa huling panahon, maraming magpapangga, maraming magdideklara na sila yung tagapagligtas. Maraming Kristo ang lalabas. Kaya marami rin ang madadaya. Amen. Pero salamat sa Lord. Why? Because itong Hebreo ay nagpapakita sa atin, nagtuturo sa atin kung sino yung tunay na Kristo. Amen. Tuloy pa po natin. Na siya yung kaisa-isang anak. Ang sabi ay natatanging anak na wala nang iba liban sa kanya. So, kumpara sa mga anghel, sila'y tinawag din anak ng Diyos, di ba? Pero, sabi ko nga po sa inyo, siya lang yung bukod tanging anak ng Diyos. Kaisa-isa, wala nang iba. Unique, bigatin san. Pangalawa,
Bakit si Kristo o si Jesus ay greater than angels? Because angels worship Him and serve Him. Dahil ang mga anghel ay, ano, sumasamba at naglilingkod kay nino? Kay Kristo. Balikan po natin. Hebrew chapter 1, verse 6 to 7. Ano sabi? And again, when God brings His firstborn unto the world, He says, let all God's angel worship Him. Nilagyan ko po ng highlight yung all, kasi baka isipin natin, tama, di ba? Yung mga angel nag-worship sa Lord, pero, ayan na naman, yung mga higher angels, hindi sinabihan. Dahil magkaka-level lang sila, mali. Okay? Si Lucifer, si Angel Gabriel, ay, hindi ako yan. Si Miguel Arcangel, hindi po kami yan. Ano? Sila po, hindi po sila magkaka-level ng Jesus. Because sila din po ng mga anghel, bagamat sa Bible, meron din pagtuturo na iba't ibang level, antas, ranking ang mga anghel. Subalit, wala po doon si Jesus. Kasi hindi po siya anghel. Amen. Hindi siya pwedeng ikumpara sa mga anghel. Bagamat sabihin na natin, angels are heavenly beings. Diba? Iniisip kasi na marami, lalo na kami, last time, hinahanap po namin yung mga taong nakaranas ng pagkilos ng anghel. At madalas, diba, ang sinasamba, sino? Yung mga anghel. Hindi na ang Diyos. Hindi na ang Panginoon. Napofocus sila doon sa mga kilos ng anghel. Na samantalang, ang Panginoon ay nagputo sa kanila na tulungan tayo mag-serve sa atin. Pero dito, pinapakita na ang lahat daw ng anghel ay sasamba sa Kanya. Meron pa rin dito isang problema. Kasi, madalas nga po natin naririnig itong word na firstborn, di ba? Ito rin po ay nakasulat doon sa awit 89:20-27. Okay? Ah, yung awit 89:20-27, ito po yung si Haring David. Ang sabi rito, I have found David my servant. With my sacred oil, I have anointed him. And I will appoint him to be, sabi-sabi po natin basahin, to be, may kulay, firstborn, the most exalted kings of the earth. So dito ang tanong, si David ba ay panganay na anak ni Jesse? Kung familiar po kayo sa lahi ni David o lahi ni Jesse, pang ilan po siya? Pang walo. Okay? Si David, pang walo sa mga anak ni Jesse. Ang pangalawang tanong, pang ilan naman siya sa pagiging hari ng Israel? Pang ilan? Pangalawa, sino yung una? Si Haring Saul. Very good. Meron kang libreng Bible. Si Haring Saul. So, ang tanong, bakit ngayon, akala ko ba si David pangwalo sa magkakapatid? Akala ko ba si David ay pangalawa sa mga pagiging hari? Pero bakit dito, ina-appoint ng Diyos si David bilang firstborn? Kaya dito sinasabi, ang ibig sabihin talaga ng firstborn para sa mga Hudyo ay ano? Position. It signifies position, not time. Hindi po yung chronological sequence. Na siya ang nauna, kaya siya yung tinatawag na panganay, firstborn. Kaya sa tuwing kayo magbabasa ng Bible, di ba yung iba, verse by verse, sinasabi, nasusulat! Siya yung panganay na anak. Ibig sabihin, siya yung pinanganak. Ganun, di ba? Siya yung unang anak, kaya nilikha lamang siya, pinanganak lamang siya. Pero baliktad. Hindi po. Kasi nga po, sa mga Hudyo, sa mga Hebreyo, kapag sinabing firstborn, hindi po ito patungkol sa oras o sa panahon. Kung hindi, sa posisyon. Okay? Nakukuha niya? Nagiging malinaw sa atin? Na kaya ibig sabihin, dahil siya yung panganay, dahil ang kanyang posisyon is greater than anyone else, ano ibig sabihin? Jesus possesses the right of inheritance. Nasa kanya ngayon yung karapatan ng lahat ng mana. Pagmamana. So, ibig sabihin, dahil siya yung panganay, katulad din ng binabanggit ng Hebrew
chapter 1 verse 2 na pinag-aralan natin last week. Kumbaga, dinidiin ng author, pinapakita ng mas maliwanag para hindi lamang natin ito daanan, kung hindi maging malinaw sa ating isipan, na kapag sinabing panganay, hindi ito yung hindi ito yung panahon, kung hindi posisyon, dahil dito sabi niya, but in these last days, he has spoken to us by his son, whom he appointed heir of all things. Kanina sinabi, dahil nga siya yung panganay, he possesses everything. Amen. Hindi, dahil doon siya ay tagapagmana ng lahat ng bagay. At dahil dito, kumbaga yun, yung verse 6, dahil nga ngayon malino sa atin, yung pagiging firstborn niya ay yung posisyon ng authority, posisyon na inilagay sa kanya ng Panginoon. At dahil dito, lahat ng mga anghel ay sasamba sa kanya. In speaking of angels, he says, he makes his angel spirit and his servants flame of fire. Dito po pinapakita na ang Diyos Ama ay siya nangungusap at sinabi niya, okay? Sinabi niya doon sa mga anghel na ano daw po, lahat ng mga anghel ay maglilingkod at sasamba sa kanya. Ang tanong, sino ang mas dakila? Ulit. Si Jesus ba o ang mga anghel? Si Jesus. Si Jesus. Dahil yung mga anghel ay inutusan para sumamba sa kanya. Awit 104. Ito po yung kaugnay ng Old Testament na sulat ng mga Hebreo na sinabi, he makes wind his messengers and flames of fire his servant. Ito po yung pamapatungkol sa mga angels. Na sila ay inutusan ng Lord. At mamaya, meron pa po yung kasunod sa huling talata na sila yung tagapaglingkod. Ang tanong, di ba si Jesus naglingkod din? Di ba? Ang sabi pa nga doon eh, hinubad niya yung kanyang kasuotan, nagbigkis ng towel at naghugas ng mga paa. Ibig bang sabihin is katulad nga, yun nga, kaya nga yung mentality na mababa si Jesus dahil naglilingkod, sabalit ang katotohanan, pumapatungkol lang ito sa kanyang humility. Diba? Sa pagiging humble. Na sa kabila ng siya ay King of Kings and Lord of Lords, willing siya na maglingkod sa atin, maglingkod sa mga alagad. Handa siya na abutin tayo. Amen. So, wala po yung kaugnayan patungkol sa posisyon. Ulit, no? Kumbaga, hindi pinag-uusapan ang posisyon doon, kundi ang pinag-uusapan doon yung kanyang pagpapakumbaba at willing na abutin tayo. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Sa Revelation chapter 5, verse 11 to 12, dito pinakita na sabi doon, then I looked and heard the voice of many angels, numbering thousands upon thousands, and 10,000 times 10,000. They encircled the throne and the living creatures and the elders. In a loud voice, they are saying, worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise. Sino daw po yung kanilang sinasamba? Yung Lamb. Sino po yung Lamb? Si Jesus na nag-offer ng kanyang buhay para sa mga kasalanan natin. Nasabi doon, itong mga anghel na ito yung sinasabing all angels will worship Him. In the last days, people will see, makikita natin na sila, sabi doon, ano, libo-libo, thousand of thousand, millions of millions, di ba? Parang ganun eh. Ito po yung ano, figure of speech. Ang galing naman yung bilis magbilang, no? Hindi po, ibig sabihin, halos hindi mabilang na mga anghel na siyang nagsasabi sa Panginoon, worthy is the Lamb, na sumasamba sa Diyos o sumasamba kay Jesus. Ito nga lang, kung itong mga anghel, heavenly beings, nasa high authority, kung titingnan natin, sumasamba kay Jesus, ano pa kaya tayo?
Diba? Sino pa kaya tayo? Nakukuha niya? Na itong mga anghel, sabi nga, diba, no? Lahat ng may hininga ay magpuri sa Diyos. Kung hindi, yung mga bato nito ay magpupuri sa Diyos. Kung ito, yung mga heavenly beings, mga nilikha ng Diyos na sasabihin natin spirit, diba? Sumasamba sa Diyos, eh sino ka? Na pagdating ng araw ng Linggo, hindi mo lang siya maalala. Diba? Sino tayo? Para hindi bigyan ng parangal, pagkilala at pagtaas sa Panginoon. Kaya nga po, natutuwa ako ngayon sa ginagawa ng Lord sa atin. Napansin niyo yan? Na yung Sunday, it's not a big deal for us. Na, huy, aaten ako kasi Sunday. Aaten ako kasi mabuti ang Diyos. Aaten ako kasi nararanasan ko yung ginagawa ng Diyos. Na aaten ako pag Linggo. Hindi na yung usapin na, ay, magtatrabaho ba ako o sasamba sa Panginoon? Hindi. Diba? Kasi alam natin na yung pagsamba sa Panginoon is tungkulin natin para kilalanin at ibigay sa Kanya yung parangal. At naniniwala naman tayo ng Diyos sa Kanyang kabutihan is hindi nga lang, baliktad nga eh. Hindi tayo sumasamba para suklian ng Diyos yung nakabutihan, yung ginagawa natin. Hindi. Sumasamba tayo kasi nakita natin yung kabutihan ng Diyos. Amen? Diba? Nandito tayo ngayon kasi naranasan natin yung pag-ibig ng Diyos. Naranasan natin yung pagpapagaling ng Diyos. Amen? Diba? Hindi tayo pumupunta rito para lamang sabihin sa Panginoon, oh, yan ha, Lord, umatend ako ha. Sa susunod yung analangin ko, dinindin mo. Hindi. Kaya tayo naririto dahil naranasan natin, nakita natin kung paano ang Diyos ay mabuti. Si Jesus, doon sa Matthew chapter 4, verse 11, ang sabi doon, nung tinukso si Jesus, di ba? After ng kanyang fasting, di ba, merong tukso na ginawa sa Satan? Sabi doon, walang nagawa sa Satan, natalo si Satan doon sa mga temptation na inuutos niya kay Jesus. Kaya nung umalis ang demonyo, sabi doon, the angels came and attended him. Ano ibang sali noon? Dumating ang mga anghel at pinaglingkuran si Jesus. Diba? Na papaano si Jesus magiging at kapantay ng anghel samantalang siya pinaglilingkuran ng mga anghel? Paano si Jesus ay hindi higit sa mga anghel kung mismo ang Panginoong Ama ang nag-uutos na sambahin siya? Amen. Pangatlo. Anong sabi? Jesus is greater than angels because He is in full authority. Ang sabi po ng Hebrew chapter 1, verse 8 to 9, but the Son, He says, your throne, O God, will last forever and ever. The scepter of justice will be the scepter of your kingdom. You have loved righteousness and hated wickedness. Therefore, God, your God, has set you above your companion by anointing you with the oil of joy. So, si Jesus, hindi lang siya anak ng Diyos. Ulitin ko. Si Jesus, hindi lang siya kaisa-isang anak ng Diyos. Kung hindi, ang sabi doon, He is God. Nakukuha niya? Hindi lang siya angel, kundi siya ay God. Hindi siya angel eh. Hindi lang siya basta higher being. Tingnan niyo po. Doon sa mga ginuhitan ko, ang tanong, sino po yung nagsasalita? Doon sa mga paratang or sa mga deklarasyon. Alam niyo po sa korte, napakahalaga yung witness. Tama? At madalas, hindi valid yung magsasabi, magwi-witness sa kanyang sarili. Diba? Kailangan ibang tao. Si Jesus, sabi nga nila, si Jesus naman doon sa kanyang mga salita, hindi binabanggit na diniklara niya na siya'y Diyos. Tama. Kasi nga sa mga Hebreyo, hindi binabanggit yung Diyos. Tama?
madalas tinanong ni Moses si Elohim. Sabi niya, "Lord, anong pangalan na sasabihin ko sa inyo kapag tinanong na ng mga tao kung sino kayo?" Ano sabi ng Lord? "I am who I am." 'Di ba? Kaya nga si Jesus nung binabanggit niya, "Ako'y si ako nga," ano sabi ng mga Hudyo? Kumuha sila ng mga bato at planong babatuhin si Jesus. Why? Because for them, hindi kailangan sabihin ni Jesus na ako'y Diyos, na ako'y anak ng Diyos, kung hindi sa kanyang statement na I am who I am, sinasabi niya na ako nga ay si ako nga. Sino yon? Siya ay Diyos. Pero hindi yan. Alisin na natin yon. Okay? Dito po, sino po yung nagsasalita sa mga Hudyo at pinapakilala si Jesus? Sino po? Hello? Lakas niyo po. Diyos Ama. Thank you. So, yung Diyos Ama ang nagbibigay ng statement. Hindi yung writer. Okay? Hindi yung mga anghel. Kung hindi God the Father. Alright? Yung Adonai. So, sa verse 8, ang sabi po rito, "But about the Son, He says," sabi niya, sabi ng Ama, na yung anak daw po, ano sabi niya? "Ang trono mo, o Diyos, ay magpakailan pa man. Ang yung scepter ng hustisya ay magiging scepter ng buong kaharian." Ano yung scepter? Yung tungkod. Special po yung natungkod. Ano po? Ibig sabihin po yung authority. Okay? Ang tungkod mo. "And you love righteousness and hated wickedness. Therefore, God, your God, has set you above your companion by anointing you with the oil of gladness." Sino daw po yung nag-anoint? Yung God the Father. Sino ang in-anoint? The begotten Son. Sino yung begotten Son? Jesus. Diba? Yan din po yung awit 45 verse 6 to 7. Kung kayo po yung nagsusulat, galing po yan sa aklat ng mga awit na si David ay nagsasalita patungkol sa kanyang Diyos. Pero magbabago po yun. Tingnan niyo po. Balik, puntaan natin yung John 1:1. Okay. "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." Nakukuha niya? "And the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son." Kumbaga lahat ng binabanggit ko po ngayon, umaayon doon sa Hebrew chapter 1, diba, verse 8, na pinapakita rito, yun niya, yung begotten Son. Sabi dito, dati, ang Son na-reveal lamang doon sa panahon ni Jesus. Pero noon, yung Son na ito was the Word, Logos, salita. Itong salita nito ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Ang dami po sa Bible, kaya ho natin ito pinapaulit-ulit kasi gusto natin makita at panghawakan na si Jesus hindi lamang siya basta tao. Yes, He is 100% man dahil nagkatawang tao siya, yun po yung tinatawag na incarnation. Okay? Ito po yung incarnation na nangyari upang sa ganon, yung God na to ay umabot sa tao. Kaya nga po yung last time pinag-usapan natin yung radiance. Yung araw, siya yung liwanag ng araw. Yung stamp, siya yung pinaka-stamp. Yung pinaka-seal na lumabas doon sa stamp. Dahil kung hindi, walang makakakita sa Ama, walang makakaranas sa yakap ng Ama, walang makakatunghay doon sa gagawin ng Ama sa atin. Diba? Si Jesus lamang yung nagpakita. Kaya nga po dito, sabi doon, "We have seen His glory, the glory of the one and only Son." Wala na pong iba. Wala na ibang lalaki o anak ang magpapakita nito. Si Jesus lang po, tandaan niyo. Okay? Na si Jesus is greater than angels because He is God. He is in full authority. Nasa Kanya lahat ng kapangyarihan. Imagine, tingnan niyo po ito ah.
bakit hindi natin ibibigay yung ating buhay sa Kanya samantalang Siya yung merong higit, diba, nakapangyarihan, nakakayanan, diba, na pwedeng gumawa sa buhay natin. Sabi nga doon, walang iba. Higit Siya sa lahat. Binigyan ng anointing ng Panginoon. Upang sa ganun, Mara, panghawakan natin, paniwalaan natin, na hindi lamang Siya anak, kundi mismong Diyos na nagkatawang tao. Pangapat, Jesus is greater than angels because He is the Master Creator. Ang mga angels, they are created being. Sabi nyo nga po, created being. So, ibig sabihin, ang mga angels, hindi po sila nag-exist noon or pre-existence na noon pa man naroon na. Hindi po. Merong gumawa, lumikha sa kanila. At dito, pinapakita ng manunulat sa verse 10, sabi doon, He also says, in the beginning, Lord, You lay the foundations of the earth and the heavens are the work of your hands. So balikan naman natin. Ulit, sino nagsasalita? Diyos Ama. Sino kinakausap? Diyos Anak. Okay, ano sabi niya? In the beginning, Lord, You lay the foundation of the earth and the heavens are the work of your hands and they will perish. Diba? But you remain. Okay? They will all wear out like a garment. Sabi doon, Lord, nung pasimula pa lamang, kayo ang naglatag ng pundasyon ng mundo. Kayo, yung langit, ang mga langit ay likha ng iyong mga kamay. Lahat daw dito ay mawawala. Lilipas. Sabalit ikaw, hindi ka lilipas. Yung sana, si Jesus. Sabi doon, katulad sila ng mga damit, di ba? Bago ngayon, pero after a year, after ng mga ilang araw, naluluma. Katulad daw doon, i-roll daw yon at itatapon. Okay? Pero, sabi doon, you remain the same. Mananatili ka. Mananatili ka. And your years will never end. Hindi lang mananatili, sabi doon, hindi matatapos ang iyong paghahari. Okay, tingnan pa po natin. Sa awit 102 verses 25 to 27, yun po yung sinabi na yun. In the beginning, You laid the foundation. Okay? In the beginning, You laid the foundation. Balikan natin si John 1:1. In the beginning, na naman. Okay? In the beginning was the Word. Ano po ibig sabihin nito? Ito po yung pre-existence. Na si Jesus, wala siyang simula, wala din siyang katapusan. Kaya lang sinasabing Alpha and Omega, sasabihin ng iba, kita nyo, Alpha, simula, Omega, wakas. Diba? So si Jesus may simula, si Jesus may wakas. Mali. Okay? Pinapakita rito, doon sa Hebrew, dahil di ba yung kanilang alphabet A to O? Alpha, Omega. Omega means the end. Pero siya, sabi daw, siya yung Alpha, ibig sabihin, siya yung nag-exist na bago pa ang lahat. Okay? At wala rin siyang katapusan. Katulad ng binasa natin, na wala siyang, hindi siya magwawakas. Lahat ng bagay dito sa mundo ay magwawakas, pero siya ay mananatili. Balikan natin. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 3. Through Him, all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Ano sabi ko? Kaya higit si Jesus sa mga anghel dahil wala. Siya yung Master Creator. Hindi siya nilikha, kundi siya yung naglikha sa mga anghel. Pastor, nasaan yan sa Bible? Kasi diba, silent ang Biblia nung nilikha ang mga anghel. Kasi sa Genesis 1:1, ang sabi daw, in the beginning, God created heavens and earth. So, hindi naka-detailed yung angels. Pero, tingnan nyo po. Balikan muna natin. But in the last days, He has spoken to us
with His Son, whom He appointed heirs of all things, and through whom also He made the universe. Diba? Patunay pa rin na siya'y manlilika, na sa pamamagitan niya, lahat nalika. Tama? Colossians 1:15, sulat niya po. Ano sabi ng Colossians 1:15 to 17? The Son is the image of the invisible God, the firstborn among all over creation. Ulit, yung firstborn, ano ba yun? Siya ba yung una? Hindi, position. Okay? Nakukuha niyo na. Hindi siya nilikha, no? Siya yung kauna na nilikha. No, mali. Position lang po ito. Okay? Malinaw na, no? The firstborn, position. Hindi panahon. For in Him, ano daw po? All things were created. Sa pamagitan niya, nalika ang lahat. Sabihin niyo po, lahat. Ayan. Sa pamagitan niya, lahat daw ng bagay nalika. Okay. Dinetail ngayon. Ano daw yung lahat na ito? Things in, ulit, things in heavens. Diba? Heavens. And on earth. So noon, hindi natin ito nakikita or hindi natin ito nababasa, nauunawaan. Pero tingnan niyo po yung pangalawa. Visible and ayun. Diba? Hindi naka-detail pero sabi niya po, yung mga invisible, ito yung mga spirit being. Okay? Sino daw po lumika? Si Jesus. Ito pa. Whether thrones or powers or rulers or authorities. So, di ba si Paul sa Ephesians chapter 6, di ba yung principalities, kahit yung mga devil, fallen angel, tinatawag na rulers. Okay? Yung mga kingdom, nalika. Sabi doon, He is before all things and in Him all things hold together. So, ganun katindi. Ganun ka-powerful. Kaya nga sinasabing, He is the master creator. Hindi lang siya, hindi siya nilikha, kundi siya yung lumikha ng lahat ng bagay nakikita mo man o hindi mo nakikita, siya ang gumawa. Ano ibig sabihin nito? Ano? Diba? Na sa buhay natin, if He is the Lord, if He is our Savior, yung mga bagay na akala natin imposible, diba? Yung parabang yung mga bagay na hindi natin nakikita na parabang ito imposible mangyari, ito po imposible maganap sa buhay ko. Pero sa Diyos, walang imposible. Amen? Diba? Yung mga nakakala mong tuldok na, diba? Wala nang daan. Ano sabi? God will make a way. Sa tingin natin na hindi natin kaya, mas maganda nga yun eh. Yung panahon na hindi mo na kaya kasi doon pa lamang nararanasan natin yung kakayanan ng Diyos. Yung kapangyarihan ng Diyos na manlilikha. Amen. Last, number 5. Bakit masigit si Jesus sa angel? Because of Jesus' supreme lordship. Siya yung Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Hebrews 1:13-14, to which of the angels did God ever says, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Puntahan po natin ang awit 1:10 verse 1. The Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Ano po ibig sabihin ng sit on my right hand? Ito po ay pumapatungkol sa that a king sits on his throne, having absolute. Sabihin nyo nga po, absolute. Pag sinabing absolute, wala nang iba, di ba? Clear, sigurado, yun na. Absolute authority, lahat ng authority nasa kanya, that all of his enemy will be subjected to him. Nung dinidibate ng mga paraseyo si Jesus, ito yung kanyang tanong. Based pa rin doon sa awit, di ba? Sa awit 1:10 verse 1. Diniklara ni, tinanong ni Jesus yung mga paraseyo.
Sabi niya, what do you think about Messiah? Ano sa tingin niyo yung tagapagligtas? Kay ninong anak siya. Sabi ng mga Pariseo, anak ni Aaron David. Diba? Kasi yung line niya, genealogy niya, diba kay David? Dahil siya yung maghahari kailanman. Pero tanong ni Jesus sa kanila, bakit naman sinabi ni David doon sa talata na to, by speaking the Spirit calls him Lord? Bakit si David tinatawag na Lord yung anak? Pupwede ba yun? Anak niya, tatawagin niyang Panginoon? Diba? Sa verse 44, the Lord says to my Lord, sit at my right hand until I put your enemy under your feet. Ito ang tanong niya. If then David calls him Lord, how can he be his son? Kung si Haring David sa Old Testament, kung sinasabi nila, hindi ama nagsasalita si Haring David dahil siya'y magiging ama. Di ba? Nakukuha niya? Physical na naman, tao na naman si Jesus, tao lang. Pero sabi ni Jesus mismo, kung sinasabi ni Haring David na yung kanyang anak ay Panginoon, eh kininong anak siya? Nakukuha niya? Kininong anak siya, kundi anak ng Diyos. Anak ng kataas-taasang Diyos. Pakiano nga. So, dito po meron tayong ipapakita na ano yung significance nung sinasabing i-gagawin kong tuntungan ng aking mga paa ang iyong mga kaaway. Pasensya na, hindi po namin ina-advertise itong palabas na ito. Nakita ko lang na imagine, even yung mga hayop, meron silang mentality nito. Tingnan niyo po. Ginawa ni King Kong nung napatay niya yung kanyang kaaway, inapakan niya. Diba? Tapos nagkumorma. Okay? Ano po yung significance noon? Ito po yung pagpapakita ng lordship, ng authority. Kaya nga, Kong lang ang pangalan niya, diba? Pero tinawag siyang King Kong. Okay? Nasa mga hayop, at least ito ha, imagine, magdano yung director eh, no? Meron siyang kaisipan na hindi lang siya master of creation, pero he is the king, supreme lordship. Diba? Na lahat daw ng kanyang kaaway ay, ano, hindi lang siya uupo, okay? Hindi lang siya uupo. Hindi lang siya yung mag-ahari, diba? Hindi lang siya mag-ahari kasi ngayon ang daming kaharian eh. O ngayon, may nagahari-hari yan. Diba? Yung, ano ba sa'yo? Sa Ukraine? Russia, diba? Ang daming gustong maging hari. Ang daming gustong umupo sa trono. Pero ito ang kakaiba. Kasi sa lahat ng uupo, ito lang, si Jesus lang, yung pinangakuan na, ano daw? Gagawin mong tungtungan. Diba? Ang iyong mga kaaway, ng iyong paa, ang iyong lahat na kaaway. Until I will make your enemies a footstool for your feet. Isa sa mga kilala ding picture, itong si Miguel Arcangel, apak-apak si Satan. Imagine, ito ah, tingnan nyo, dahil in the last days sa kanilang sa Revelation, hindi si Jesus lang, si Jesus, halos hindi siya gagalaw eh. Yung mga angels lang. Dahil higit siya sa mga angels, o paano si Miguel Arcangel, pinakita na natalo niya si Satan, pinakita na yung paa
ni Angel Michael ay tungtungan. Diba? Representative. Diba? Ni Jesus, itong mga angels, dahil ito yung nagsaserve sa kanya. How much more sa mga anak ng Diyos? Diba? Kaya nga, isipin niyo po ito. Ang sabi ng Panginoon, kung makikipaglaban ka, pag-aralan mo muna kung kaya mong manalo. Diba? Kung sasali ka sa isang labanan, isipin mo muna kay nino ka kakampi. Okay? Kay nino ka kakampi. At dito malinaw na si Jesus is above. Diba? Supreme. Hindi lamang sa mga tao, kundi sa mga anghel at sa lahat. Okay? Na isang araw, papasukuin niya ang lahat ng kanyang kaaway. Imagine niyo ito, di ba kuminsan napapagod tayo sa sarili natin? Na parang isipan natin, lagi na lang tayong talo. Di ba? Na sa pagsubok, sa tukso, natatalo tayo. Pero tandaan niyo, dito pinapakita why we need to learn that Jesus is supreme na authority, higit sa lahat ng mga Panginoon, higit sa lahat ng Diyos-Diyosan o mga Diyos, upang sa ganun ipakita sa atin na kaya niyang talunin lahat ng mga umaalipin sa atin. Kaya niyang talunin lahat ng mga iniisip natin hindi natin kaya. Amen? Na kaya niyang talunin, apakan, diba? Pahingaan na lang ng paa mo yan. Ito nga ang ginagawa ng demonyo eh. Pilit niya tayong dadayain, hoy, mahina ka. Diba? Hoy, hindi mo yan kaya. Tama, hindi natin ito kaya. Kaya nga natin kailangan ng tulong ng Panginoon. Upang sa ganun, magiging kasama natin siya kapag siya'y nag-ahari. Amen? Magiging kasama natin siya doon sa pag-apak sa ating mga kaaway. Pero hindi po ito literal, ha? Baka yung mga tao ang awayin natin. Anak ako ng Diyos! Diba? Sasabihin natin. Hindi po. Mapa espiritual at yung mga problema at mga tukso, panghawakan po natin ito. Si Jesus ay supreme. Amen. He is the Lord over all. Na kaya niyang tulungan tayo, samahan niya tayo, pangunahan niya tayo sa lahat ng pagsubok, pangunguna, or mga challenges sa buhay natin. Kaya nga, ang hamon sa atin ngayon, kung hindi ka pa sigurado kay Jesus, ito na yung panahon, di ba? Ito na yung moment na kailangan mo talagang i-dedicate, kailangan mo talagang panghawakan, sino ba yung Panginoon mo? Sino ba yung master mo? Di ba? Kumbaga, ngayon, nililinaw ng Hebreo sa atin na kailangan sa panahon ngayon kay nino ka kakampi. Di ba? Sino ang Lord mo? Meron na namang nagsasabi na yung COVID wave na naman, magkakaroon na naman ng wave. Pero, sino ba yung kakampi mo? Sino ba yung sumasayo at nagahari sa iyo? So, kung hindi pa talaga si Jesus, lalo na sa mga nakikinig sa atin ngayon, ang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, ito na yung panahon, di ba? Ito na yung panahon na talagang dumepende tayo kay Jesus. Magtiwala kay Jesus dahil siya lamang yung bukod tanging anak ng Diyos. Siya yung Diyos, siya yung Panginoon ng mga Panginoon, siya yung maghahari, kailan pa man. Hindi siya magbabago, hindi siya naluluma, mananatili siya hanggang wakas. Tumayo po tayong lahat. Tayo po yung manalangin sa oras po na ito. Hayaan po nating damhin yung presensya ng Diyos. I do believe na Panginoon may inuutos, may sinasabi sa atin ngayon. Diba? Na nung narinig natin ito, hindi lamang ito para sa mga anghel o sa mga taga-Hebreo, kundi para sa atin ngayon. Ngayon na dumadanas ng iba't ibang challenge, ngayon na nandito tayo sa huling panahon, samantalain mo na. Kumampi ka na sa Panginoon ng Panginoon at hari ng mga hari. Manalangin tayo. Hallelujah. We invite your presence, Father God. Holy Spirit, continue to minister. Patuloy ka nga pong mangusap, magministeryo sa bawat isa sa amin. Ang sabi mo, kayo ang manlilika, si Jesus, ang manlilika ng lahat ng bagay.
na sa oras na ito, patuloy po naming tinitiwala ang aming mga buhay sa iyo. Kung noon, nagdududa pa kami sa iyong anak na si Jesucristo, sa oras po na ito, pinatunayan mo po sa pamagitan ng iyong mga salita na si Jesus, ang kaisa-isa mong anak, na Diyos na nagkatawang tao at muling naluklok sa kataas-taasa, nagahari magpakailan pa man, na lahat ng kaaway ay kanyang tungtungan lang ng mga paa. Sa oras po nito, Panginoon, sama-sama po kami na nagpapakumbaba sa iyo. Aming inalalapit, dinideklara ang pagiging alyansa ng aming mga buhay, hindi sa mga politikong tao, hindi sa mga magayayamang bansa, sa UN, Panginoon, kundi sa hari ng mga hari, sa Diyos ng mga Diyos, sa Panginoon ng mga Panginoon. Lord, sa oras po nito, sinusuko po namin ang aming mga buhay sa Panginoong Jesucristo na aming tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay. Sa oras po nito, aming itinatalaga ang aming mga sarili na maglilingkod, susunod, sasamba sa Kanya. O paano ang mga anghel ay higit sa lahat na mga heavenly beings. Pero Ikaw, O Diyos, ang maghahari kailanpaman. Higit ka sa mga anghel. Kaya naman kami, O Diyos, ay narito ngayon. Aming sinasampalatayanan, aming pinangahawakan ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako, Panginoon, na kayo ang aming magiging Panginoon at kayo ang aming magiging Diyos. Sa oras po nito, Panginoon, I pray, tulungan mo nga po ang mga kapatid kong naririto ngayon, maging sa mga nakikinig, Lord God, sa oras na ito, Panginoon, Lord, anumang mga pakikipagbaka na kanilang inaharap, na may mga panahon gusto na nilang sumuko, Panginoon, sa oras po nito, ang iyong tulong, ang iyong pong habag, Panginoon, ang saan sumaka nila, O Diyos. Hayaan mo nga po maranasan nila ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Lalo na sa panahon na sila'y nag-iisa na, Panginoon, nandun yung mga struggle, Panginoon. Lord, let your power, let your miracles, Lord, ang siya magministeryo. Send your Holy Spirit, even your angels, to minister in our lives. Sinabi mo sa iyong salita sa unang talata, isusugo mo ang iyong mga anghel upang magministeryo sa mga kumikilala at naglilingkod sa iyo. Narito po kami, Panginoon, sumusuko ng aming mga buhay. Nagpapakumbaba, Panginoon. Lord, higit ka po namin kailangan. Lord, ngayon po'y napatunayan namin walang ibang pwede kaming lapitan, kapitan, pagkatiwalaan, Panginoon. Hindi ang mga anghel, hindi ang mga santo, hindi kung anumang sino-sino, Panginoon, hindi ang tao, kundi kayo lamang, O Diyos. Ang Diyos ng mga Diyos, ang Panginoon ng mga Panginoon. Sa oras po nito, Panginoon, hallelujah. Thank you so much. Na Ikaw ang Diyos na gagawa, na kayo ang Diyos na patuloy na magbiministeryo sa bawat isa sa amin, maging sa aming paglabas sa lugar na ito. Dahil alam po namin, ang buhay ay puno ng hamon, puno ng pakikipagbaka. Subalit ngayon, Panginoon, meron kami kapanatagan. Dahil kampi namin ang Diyos ng mga Diyos, ang hari ng mga hari, ang dakilang manlilikha. Sa oras po na ito, Panginoon, sama-sama kaming magtatagumpay. Sama-sama kaming makikipagbaka sa tulong ng iyong kapangyarihan, sa tulong ng iyong lakas, Panginoon, na sa panahon kami harap sa pagsubok, maging sa mga tukso, Panginoon, ma-overcome namin ito. Dahil ayong pangako sa iyong anak, Panginoon, na pasusukuin mo silang lahat at magiging tuntungan ng kanyang mga paa. Sa oras po nito, nagagalak po kami sa iyong salita. Binigyan mo kami ng pag-asa
na kaya namin magtagumpay dahil si Jesus ang siyang sumasa amin at patuloy na gumagawa sa buhay namin. Maraming pong salamat. Hayaan mo nga po na patuloy ka namin mapaglingkuran, patuloy ka namin masamba. Maibigay po namin sa iyo ang mataas na parangal, Panginoon. Na sa bawat araw na magdadaan, Panginoon, naniniwala po kami na bibigyan mo kami ng panibagong sigla, na bibigyan mo kami ng pag-asa, Panginoon, dahil naglilingkod kami, kumikilala kami sa Diyos na dakila, Diyos na banal, at Diyos na mapagmahal, Panginoon. Kaya Lord, tanggapin mo ang aming pampuri. Tanggapin mo ang aming pagdakila, aming Diyos. Hallelujah. Glorify your name, Lord God. We praise you, Lord God. Thank you so much for this morning. Thank you, Lord, that you are the creator of all things. Na wala pong imposible sa iyo. Na kung kami ay nakakaranas ng mga karamdaman, you can heal our physical body. Even our spiritual life, Panginoon, kaya mo itong pagalingin, O Diyos. Kung kami ay dumadanas ng mga pagbagsak or problema sa relasyon, Panginoon, Lord, I pray that you will heal our relationship. Una sa iyo, pangalawa sa aming mga kapwa. Continue, Lord God, na pagalingin mo, paghilumin, ibalik, Panginoon, yung dating pag-ibig sa isa't isa. Lord, kung kami nangangailangan ng pang-pinansyal, material, Panginoon, Lord, that you are God, that you are our Lord, who will provide all our needs. Panginoon, maranasan namin ang iyong provision sa buong isang linggo na ito, Panginoon. Thank you, God, for you own everything. Pagmamay-ari mo po ang lahat at kaya mo i-provide anuman ang kailangan namin. Lord, ipapasalamat kami dahil ngayon pa lamang inaakin na po namin ang mga panalangin ito, inaakin na po namin ang tugon mo sa bawat isa na nakikinig ngayon. Lord, thank you so much for your goodness, for your love, for your never-ending reign, Panginoon, sa buhay namin. To you the glory and honor and praise. In Christ Jesus we pray. Everybody says, Amen. Amen. God be the glory.